story ko sa fitness lifestyle ko, doon ako nag-umpisa dahil sa heartbroken. So yung heartbroken, pwede rin yun i-example ko sa injury. Kasi once na injury ka, once na heartbroken ka, sabi mo ayaw mo na, di ba? Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, magbibigay po ako ng advice kung paano maiwasan yung injury or injuries habang nag-gym kayo or kahit anong activities na ginagawa nyo sa araw-araw. Okay? Make sure panoorin nyo po itong video ko simula ngayon hanggang matapos para may idea kayo at syempre para maiwasan nyo rin yung ma-injure. Diba? Pero bago ko pisa itong video, kung bago po kayo sa channel ko, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, saka free advice sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Okay? Nag-upload po ako ng video once a week. Sa ngayon lang po yan, pero sa future, mag-upload po ako ng 2 videos to 3 videos a week. Make sure i-click nyo rin po yung bell button dun po sa baba nitong video para once na nag-upload ako ng video, mananotified po kayo. Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi rin po ako nutritionist at dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, isi-share ko po sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo rin. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Yung unang advice or tip na sasabihin ko para hindi kayo ma-injured o para maiwasan nyo yung injury sa sports or kahit anong activities na ginagawa nyo, ay yung warm-up. Yung warm-up, importante yon. Kasi kung mag-gym kayo or kung mag-exercise kayo or kung anong man gagawin yung sport sa daily activities nyo, kung yung katawan natin cold, especially kung galing kayo sa aircon or sa malamig na lugar, tapos pupunta kayo sa gym, mag-exercise kayo, syempre yung katawan natin malamig yon, so prone yon sa injury, especially yung joints. Yung joints, yun yung number one prone sa injury kapag hindi yun nawa-warm up ng maayos. Yung warm up, maraming klase yun. Itong warm up na sasabihin ko sa inyo, basic lang to. Pero sa future video ko, magbibigay din ako ng mga warm up exercises bago kayo mag-exercise or bago kayo mag-gym or bago nyo gawin yung mga exercises sa daily activities nyo. Yung unang warm up na sasabihin ko dito, yung resistant band warm up. Okay? Yung resistant band warm-up, maraming klase rin yun kung paano gagawin yung resistant band warm-up. Pwede nyo i-warm up dun yung shoulder nyo, example, yung legs nyo, yung knee nyo, yung hips nyo, yung lower back nyo, at kung ano-ano pa. Depende rin yun sa mga exercises na gagawin ko bago ko gawin yung main exercises ko o yung main workout ko sa gym, nagwa-warm up ako ng maayos. Yung pangalawang warm-up na sasabihin ko sa inyo, yung stick warm-up. Hindi ko alam kung narinig nyo na yung stick warm-up, pero mabisa din yun. Yung stick warm-up, ayun yung ginagawa natin kapag meron kang hawak na stick, obviously, di ba? Tapos may mga exercises doon na ginagawa para ma-warm up yung joints natin. Idepende rin yun sa mga exercises na gagawin nyo kung i-warm up nyo yung upper body muscle group nyo or yung lower body muscle group nyo. So maraming klase rin yun. So binibigyan ko lang po kayo ng mga example or idea ngayon. Sa future video ko, magbibigay po ako ng mga exact na exercises na gagawin nyo or exact na exercises para ma-warm up yung katawan nyo, yung muscle nyo, especially yung joints nyo. Okay? Importante yun. So pangalawang advice na sasabihin ko ngayon, yung form. Sinabi ko sa last video ko na yung form, importante yun para hindi kayo ma-injury. Ano ba yung form? Yung form ay yung form of lifting, yung form na pagbubuhat. Kung paano ba buhatin yung isang bagay. Hindi lang sa bench, siyempre kung nagtatrabaho din po kayo katulad sa mga factory or nagbubuhat po kayo ng mga kung ano-ano sa work nyo, importante po yung pagbuhat ng maayos o yung form of lifting. Importante po yun kasi once na ginagawa nyo na nagbubuhat po kayo ng hindi maayos at saka walang proper form, ang tendency po niyan, pwede kayo ma-injury, hindi nyo po ma-experience ngayon yan, pero sa future, kung lagi nyo gagawin yan, pwede kayong magkaroon ng kung ano-anong mga injury. Yung mga example na injury na na-experience ko noon, sasabihin ko rin dito, katulad ng lower back injuries. May maraming klase po yung lower back injuries. Yung mga na-experience ko noon, especially kapag nag-gym ako, tapos yung mga form ko, syempre kung beginner ka, hindi mo alam kung ano gagawin mo. Syempre kung kayo din dito, kung bago kayo sa gym or kung hindi nyo alam yung mga proper form of lifting, i-explain ko rin yun sa future video ko. Pero ngayon, magbibigay lang po ako ng mga example
ng mga injuries na pwede nyong makuha. Okay? At saka pangalawang injury na pwede kong sabihin dito, yung rotator cuff at saka yung knee injury, or ang tawag dito yung mga joint injuries. Okay? Maraming klase kasi yung joint injuries. Marami na rin akong klaseng mga joint injuries na na-experience noon. Hanggang ngayon meron pa akong mga mild joint injuries, pero syempre tinitreat ko siya, at saka syempre kung ano yung nagtitrigger doon, hindi ko ginagawa yung mga exercise na yun kasi hindi yun makakatulong. So yun muna yung mga injuries na sasabihin ko ngayon dito, kasi maraming klase yung injuries ko, sasabihin ko lahat yun dito. Masyado nga haba itong video, at saka baka di ko masabi yung gusto kong sabihin dito. Okay? So kung gusto nyo malaman nyo, mag-subscribe po kayo sa channel ko. Sasabihin ko rin po yun para sa future video ko. One by one lang, di ba? Para ma-explain ko lang maayos. So pangatlong advice, sasabihin ko ngayon yung stretching. Kung narinig nyo yung stretching, or kung hindi pa, ito yung mga ginagawa ng mga taong mahilig mag-stretch. Siyempre, di ba? Yung stretching, may dalawang klase yon. Yung stretching, yun yung dynamic stretching at saka static stretching. Yung dynamic stretching, ayun yung mga gumagalaw-galaw tayo tapos nag-i-stretch tayo ng katawan natin, katulad ng sa shoulder natin, sa back natin, sa knee natin. Ito yung mga exercises na ginagawa natin habang gumagalaw tayo. Static stretching naman, ayun naman yung mga stretching or exercise na nakastay lang tayo, yung naka-stuck lang tayo sa isang tabi tapos nag-i-stretch tayo. So ang kailangan nyong gawin, yung stretching, ideally pagkatapos nyong mag-workout. Yung ibang tao sinasabi, gawin nyo yung stretching bago kayo mag-workout. Okay din yun, pero para sa akin, sa experience ko, ang magandang gawin yung stretching pagkatapos mo gawin yung workout mo. Mas mabisa yun kasi una, loose na yung muscle mo, loose na yung joints mo. Ibig sabihin, kailangan mo na lang siyang i-stretch at saka para sa next day, hindi siya masyadong masakit, especially yung mga muscle natin na win-workout natin. Okay? Make sense po ba? Kung make sense, comment kayo sa baba. Pag hindi pa, try ko pa rin explain yung gusto kong explain para maintindihan nyo. So yung pang-apat na advice na sabihin ko, yung food o yung pagkain natin. Kung ang gagawin po natin, mag-exercise tayo, magbubuhat tayo, or kung ano man yung fitness na gagawin natin sa daily activities natin, tapos walang laman yung sikmura natin, ang tendency niyan, syempre, habang nag-workout ka or habang ginagawa mo yung activities mo or activity mo, sa araw-araw, syempre, manghihina ka. Pag nanghina ka, syempre, ang mangyayari ngayon yan, pwede kang mag-collapse. Pag nag-collapse ka, syempre, ma-accidente ka, di ba? Kung ano man yung ginagawa mo, pwedeng maapektuhan. Kasi walang laman yung sikmura mo or walang laman yung chan natin. So kung iisipin nyo, kailangan nyo kumain bago kayo mag-workout, pero tandaan nyo, kung kakain man kayo bago kayo mag-workout or bago kayo mag-exercise, make sure na i-digest nyo muna yung pagkain kasi pwede yun mag-cause ng appendicitis. Yung appendicitis ay yun yung pagsakit ng sikmura or yung chan natin kapag may laman yung sikmura natin or yung chan natin, tapos gagawa tayo ng mga daily activities natin, especially kung tatakbo kayo or kahit anong exercise or fitness na gagawin nyo, kung maraming laman yung chan natin, magkakakos yun ng problem. Okay, make sure na i-digest nyo muna yung pagkain at least 1 hour to 2 hours bago kayo mag-workout or mag-exercise. Tandaan nyo po yun. Okay, panglima at saka last advice na sabihin ko para hindi kayo ma-prone sa injury, kung kakain kayo, syempre kailangan nyo rin uminom ng tubig. Diba? So, make sense siya. So, kung gutom kayo, syempre, mauuhaw kayo. Kung mauuhaw kayo, kung wala kayong tubig, madedehydrate kayo habang nag-exercise kayo. Diba? So, once na dehydrate kayo, pwede kayong mag-collapse ulit at syempre, pwede kayong ma-accidente kung ano man yung ginagawa nyong exercises or exercise sa daily activities nyo. So, make sense. So, kailangan nyo uminom ng maraming tubig. Especially ngayong summer, mainit na, kailangan tayo uminom ng maraming tubig. Ang recommended na pag-inom ng tubig, at least 1 gallon a day. Sa adult yun ha, 1 gallon a day. Mahirap ma-achieve yun araw-araw, pero kung hindi nyo po kaya, nare-recommend ko lang po na uminom tayo ng at least half a gallon or 8 glasses of water. Okay? Yung 8 glasses of water, equivalent na rin po yun to half a gallon to a gallon. Okay? Pero make sure kung kaya nyo po uminom ng at least 1 gallon a day, inumin nyo po yun, gawin nyo po yun, kasi importante yun. Kapag pinagpapawisan po tayo, ayun po yung toxic sa katawan natin. Syempre, once natanggal yung toxic sa katawan natin, kailangan natin i-replace ng malinis na tubig para ready na ulit tayo sa next activities natin or sa mga activities na gagawin natin. Diba? So, tandaan nyo yung mga advice ko ngayon, guys. Huwag kayong ma-injured kasi once na ma-injured kayo, ang mangyayari ngayon yan, ayaw nyo na mag-gym. Diba? Bibigyan ko kayo ng last example kapag na-injured ka. Itong injury to, para tong heartbroken. Okay? Hindi ako nagpapatama, pero kung natamaan ka, sorry. Hindi to, pero totoo to yung heartbroken. Diba, once na heartbroken ka, ano mafe-feel mo? Diba sasabihin mo, ayoko na.
totoo yun, di ba? Once na heartbroken ka, especially tayong mga lalaki, once na heartbroken na tayo, syempre, sabi mo, ayoko na, nasaktan ako eh. Especially pag first time mo, yung mga first time na in love tapos na heartbroken. Di ba? Sabi mo, ayaw mo na. Doon ako nag-umpisa, sa totoo lang, doon ako nag-umpisa na mag-gym at saka yung sa fitness story ko or sa fitness lifestyle ko, doon ako nag-umpisa dahil sa heartbroken. So yung heartbroken, pwede rin yun i-example ko sa injury. Kasi once na injury ka, once na heartbroken ka, sabi mo, ayaw mo na, di ba? Hanggat hindi mo naaayos yung mga solusyon para hindi ka ma-injury ulit or para hindi ka ma-heartbroken ulit. Di ba? Maganda example. Kung agree kayo, comment kayo sa baba kung ano sa tingin nyo, tama ba yung sinabi ko or hindi. Kung hindi, ayun lang, example ko. Wala na magawa, di ba? So, ayun po yung mga advices ko ngayon at saka tips. Sa next video ko, tatry kong gawin ko po yung mga exercises na warm-up. So, make sure mag-subscribe po kayo para hindi nyo ma-miss yung future videos ko. Okay? Uulitin ko po, kung bago po kayo dito, nagbibigay po ako ulit ng free tips, free advice, at saka free information sa fitness, sa nutrition, at saka sa healthy lifestyle. Okay? Upload po ako ng 1 video a week. Sa ngayon lang po yan, pero sa future, mag-upload po ako ng 2 videos to 3 videos a week. So make sure na mag-subscribe po kayo at huwag nyo kalimutan na i-click yung bell button dun po sa baba para ma-update kayo sa mga future video ko at saka para ma-notified kayo sa mga latest video ko. Okay? Kung nakatulong man tong video ko ngayon, sana i-share nyo rin po to sa mga taong kailangan makapanood nito at saka syempre para maiwasan yung mga injury. So ayun po muna yung video ko ngayon. Maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo next week. And I'm out for today. Peace!